Hi guys, this is Ren. Welcome back to my channel. In today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-renew ng passport here in Australia. So, last month ng January, I renewed my passport dahil expired na. And I vlog my travel in Canberra, pero hindi ko talaga pinag-mention or hindi ko talaga tinapik kung ano yung mga ginawa ko when I renew my passport. So, recently mayroong nag-message sa akin sa Messenger and asking me what did I do and when I renew my passport. So, because dahil nandito kami sa Queensland, kung saan walang Philippine Embassy na naka-base, so we have to travel sa Sydney or Canberra. So, pinili ko yung Canberra dahil mas safe. Mas safe, I think, kaysa mag-travel sa Sydney dahil mas less yung case nila, I believe. So, nung nag-travel ako dun sa Canberra, that was the day na nag-announce yung lockdown as well. So, it was lucky for me na nakapag-travel ako before or nakapag-renew ako before that happened. So, which means magiging hotspot yung Queensland. And I'm not sure kung anong mangyayari if like you have the quarantine before going there or kailangan mo ng permit or something, and I'm not sure. So disclaimer lang po, hindi po ako expert migration agent or working in a Philippine consul or something. I'm just sharing you my experience and what I do with my renewal of my Philippine passport here in Australia. Yung unang ginawa ko is I thought una talaga Wala po akong balak na mag-renew. Yung balak ko lang po sana is i-extend. Ngunit, subalit, dapat. Eh, hindi na po pala kasi expired na. Yung extension is only para sa mga passport na valid pa. And yung mga hindi pa pa-expire, so pwede silang mag-extend for a year. So, yun yung ginawa ko kasi nga, hindi ko alam. So, send my documents in Philippine Embassy together with my original passport, yung form nila for extension, and saka yung letter, something, nakalimutan ko na, basta ilalagay ko dito guys. And also, $36 for the postal money, and also a return envelope for you para ibalik yung passport sa'yo na merong tatak na extended, something like that. Yun nga. Anyways, continue na tayo. So, move on. So, dahil yung expired na, so you have to really do the personal appearance dahil wala namang ganito dito sa Australia na hindi sila tulad ng Australia dito na pupunta ka lang ng post office, magpapapicture, attach mo yung picture mo, lahat ng documents, and send it. Tapos, yun na. Unlike sa atin, sa Pilipinas, na kailangan mo talang pumunta to, magpapicture, picture, ganun. So, yeah. So, yung ginawa ko is, una, eh, pumunta ako sa WWF. Meron po ako ditong Pidigo para alam ko yung sinasabi ko. Pumunta po ako ng www.philippineembassy.org.au. Ilalagay ko po dito. To check all the requirements, I'm gonna put all the requirements here that's posted on their website. And then, pumunta din ako doon sa book an appointment. Ah, makikita mo doon, meron may mga categories. So, click mo yung passport. And then, nag-book ako ng appointment. So, after mo mag-book ng appointment, parang, before you do that, gagawa ka na, magla-login ka, you have to make your own profile account, something like that. So, after that, pipili ka dun, and they're only open from 8 a.m. ata to 3 in the afternoon or 4, I'm not sure, but I'm still gonna post it here para sigurado. And then, after nung nagpili ako ng date, I booked my flight going to Canberra. So, yung pag-book ko ng flight sa Canberra is, meron silang 6 a.m. And yun yung yata yung pinaka-earliest na flight nila. So, since yung Philippine Embassy is nag-open around 10 a.m. naman, so okay lang yun. Plus, because I'm gonna be traveling from Queensland, so they have like, once you go there, parang daylight saving yung tawag. So, they're gonna have like plus 1 hour ahead from where I live. So, yun nga. Tapos, nung nag-book na ako ng appointment, pick na ako ng date,
And then, yun nga, nag-book na ako ng flight ko din. So, nung nag-book ako ng flight, dahil, I'm not sure, hindi ka naman doon magtatagal, diba? So, nag-book ako ng 6 a.m. So, dumuti ako na ng mga around 9 o'clock. And then, umuwi din ako same day. So, pumunta lang ako doon ng... Normally, nag-open sila ng 10 a.m. And yung appointment ko is supposed to be 10:45. So, I went there earlier than my appointment. So, dapat pumunta lang po kayo doon early kasi matatapos din naman po kayo agad as long as kumpleto po kayo ng requirements. So, ito yung mga requirements na dinala ko. First, passport. For the renewal, syempre, personal appearance, application form. Gumawa ako ng dalawa in case na mali yung isang pinilapan ko. And then, photocopy ng Australian visa mo. Marriage certificate for sa mga kasal na. Self-address regular post or yung mga express post na prepaid like this. Ito. Like this. Ito. Ganito lang kaliit. May address eh. And then, para lang naman to sa pag ipapadala nila yung passport mo sa'yo. And also, dinala ko na lang lahat-lahat na possible na kailangan nilang i-aso. Kung mag-change kayo ng mga, yung ano ba, last name mo, you have to also bring your marriage certificate and yun. And then, they're gonna ask you to i-remove yung earrings pala and everything. Kasi, nag-comment ako dun sa... one of the Facebook page na member ako kasi she asked like if earrings could be removed. Sabi ko yes because I just done it recently and they asked me to remove my earrings. So yun nga. And then after that, madali lang naman talaga dun nung pumunta ako. Parang 15 minutes lang kasi walang masyadong tao. And then yun na. And then, tapos, buputasan nila yung passport mo. So, this is my passport now. So, it means invalid na po to. And then, bibigyan ka nila ng parang passport releasing date. So, yun yung ginawa ko. And then, yung passport releasing date, since kailangan yun sa visa ko, I uploaded it in my immigration account. Because kailangan ko na ng new passport dahil expired nga and yun nga. So anyways, afternoon nung natapos na ako, bumalik ako ng airport. So meron naman mga taxi doon and na paglabas mo ng airport may mga taxis doon na nakatambay, nakatambay ba. And then pag pupunta po kayo doon, yung taxi na sinakyan niyo, kunin niyo po yung number kasi walang masyadong pumapasok na mga taxis doon. So, yun pong kunin nyo. Tapos, yun po yung, pag tapos na po kayo, yun po, tawagan nyo po sila para pick upin po ulit kayo tapos public ng airport para dun sa yung mga taong day trip lang ba? Para hindi naman kailangan mag-stay dun for longer. So, yun yung ginawa ko. Umalis ako ng 6 a.m. and natapos ako ng around 10:30. Tapos na ako. And then, nag-ikot-ikot lang ako dun sa loob and then picture. Siyempre. Tapos, tinawagan ko na yung driver, ng taxi driver and then yun, pinick up na niya ako and bumalik na ulit ako ng airport. So, yung may mga flights naman dun yun. So, yung kinuha kong flight public dito ng Brisbane is around 2 o'clock. So, yun, mayroong mga flights dun. So, pili na lang po kayo just to make sure na early kayo dun. Na pumunta ng Philippine Embassy even though na time ng appointment nyo is later than that. But anyway, it's just based on my experience. Don't blame me kung na-miss nyo yung flights nyo. So anyway, siguro nagkataon lang na I'm so lucky. And if you have questions about passports or visa, joke. Huwag niyo po akong tanungin sa visa. You have to call the immigration, yung mga like certified immigration agent for that. And but I do my visas when I applied for my tourist, from tourist visa to partner visa, and yun, do it by myself. So anyway, yun na yun guys. Sana nag-enjoy kayo. If you have questions or comments or suggestions or violent reactions,
please leave the comment below. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated pag may bago akong videos. And yun na po. Sana nag-enjoy kayo. I hope to see you in my next one. Bye! 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 Bye!